Kamusta mga parts? Welcome again sa ating YouTube channel. Of course, nandito pa rin tayo sa NGC General Merchandise para nga i-bike check. Isa sa mga talaga namang maganda na bike ngayon sa industry ng MTB. At nandito ko lang naman kasi nagandaan ako kasi naka bukod sa naka MDS technology na siya, tapos naka full internal fitting na yung frame niya mga parts. Wala nga kundi yung Totem Master mga parts. So, at yan nga ang iba bike check natin ngayon dito lang sa NGC General Merchandise mga parts. Bukod nga mga parts sa pagdaan nito sa quality control system at naka MDS pa siya or mountain drive system, ito ang at mga Totem. Kung maalala nyo mga parts, ang isa sa mga to ang mga model nila na nakaganto technology, sorry mga parts, ay yung Totem Aprila na dito ko rin pinacheck. Makikita nyo yung link sa description sa baba kung ano yung ibig sabihin ng MDS technology na explain ko na dyan, tsaka yung QCS or quality control system. So ito yung mga features na talaga namang patuloy na dinadevelop ng mga R&D na mga research and development department ng each manufacturer ng mga bike. At ngayon nga mga parts ay simulan na natin ang pag-bike check dito kay Totem Master 27.5. Dito lang yan sa MDC General Merchandise mga parts. Siyempre mga parts, umpisa natin yan sa official weight nitong si Master tuloy na Totem Master using our official weighing scale kung ano nga ba ang official weight itong bike na all stock, 27.5 yung wheel size, naka aluminum yung frame. Start nating timbangin mga parts. Okay mga parts, ang official weight 15.14 kilos. So 15.14 kilos mga parts, all stock nitong si Totem Master 27.5. Umpisahan na nga natin itong pag-check na ng specification nitong bike ito mga parts. Okay, let's start with the frame mga parts. Ang frame na to is naka full alloy na. Na naka ano siya? Na naka glossy type na parang may glitters yung paint niya mga parts. Okay? This is a 27.5 wheel size frame. And ang size nito ay size 16. So, 16, napakaingi talaga! Ay alanganin sa medium and small. Pero sa 27.5, lagay na natin sa small tong size 16. I may say size 16 is small. So, tingnan natin yung kanyang top tube geometry or top tube size para sa reach mga parts na. Hirap kuhatin mga parts. 55. So, 55. Parang ito yung mga saktuhan na ano. Size na 16 tapos 55 yung top tube. Saktong-sakto yung reach niya mga parts. Ang ganda nito. So as discussed mga parts, ito ay naka MDS na rin, mountain drive system. Ibig sabihin this is mold and built and designed to use or advantage to use for the mountain riding. So mga parts, na-explain ko na rin before. And pumasok din siya or dumaan siya sa QCS or quality control system na chinek na mabuti kung paano ang quality na pagkakagawa at make sure na walang problema sa frame mga parts. So andito yung mounting para sa kanyang battle cage. So ang kanyang bottom bracket shell mga parts ay naka-threaded pa. Dito lumusot lahat ng kable. So napakalinis, full internal cabling po yan. Full internal cabling. Can you just imagine that mga parts, naka 3x8 speed pero naka full internal cabling. Di ba? Ano yan? Isang kapa. Yeah? So eto, sa ilalim nga ng bottom bracket shell dumaan lahat ng mga kable sa brakes, papunta doon sa kanyang caliper at sa kanyang RD mga parts. So meron din siyang abang dito para sa baggage carrier pero dito wala. So as much as possible, ang magagamit mo lang na bike carrier dito ay naka-clamp dito sa seat post and then dito lang siya naka-screw mga parts. Okay? So, tingnan natin ang diameter ng kanyang seat post. Seat post diameter. Aha! Teka. 27.2. Masyadong malabo yung grade. Pero 27.2 mga parts. Ayan.
medyo malinaw pa naman yung mata natin. Yan ang advantage ako makakain ng kalabasa, mga parts. 27.2 ang kanyang sheet post diameter. Okay, ito is a non-tapered head tube ba, mga parts? Titignan natin yung taas ng head tube. Parang hindi siya ganun ka-aggressive or stiff. Tignan natin, ha? Okay, 5 inches normal. Normal head tube height nito para sa ganitong mga geometry ng bike, mga parts. At ang kanyang headset is, I believe, naka-sealed bearing na rin naman yan. Okay, naka-sealed bearing headset na rin yan, mga parts. Okay? So, yan. Tingnan natin ngayon yung pinaka-tire clearance niya. Parang ang laki ng tire clearance. At ang maganda rito, mga parts, bridgeless. Wala siyang bridge. Bridgeless. Sa gilid ng seat stay, 20mm. So, sa taas, dulo-dulo, since na wala siyang bridge, ilagay na natin dito sa 40mm. Dito tayo sumukat kung sasayad o hindi. Sa chainstay, 20mm and ganun din. Nasa 30mm. Ito, may bridge. Sa ilalim lang yung may bridge niya, mga parts. Ayan, o. Part na to. So, knowing na nakakabit na gulong dito, mga parts, is a fast rolling tires at small nuts. So, ayan. Para sa Totem Master Frame, mga parts. Yew! For the cockpit set, mga parts, is powered also by Totem na naka mid-rise or low-rise na ito, mga parts. So, alloy ang handlebar, alloy ang kanyang stem, alloy din ang seat post. Very good, mga parts. So, buha natin, i-measure ngayon yung haba ng handlebar. May kahabaan yung handlebar niya, mga parts. Ayun, may nangangarera. Wow! 690 yung haba ng handlebar, mga parts. 690. And then yung stem niya, shorty stem to, ha. Tingin ko, ayan, 60. Naka 60 lang yung stem niya. Okay. Zero negative positive yung kanyang stem. Ang kanyang seat post is 27.2 by 300. Ang kanyang saddle is powered by Totem also. Ito ay parang sporty type na, I believe. Hindi na siya ganong kakapal. Sporty type. Okay? So, ayan, mga parts. For the fork, mga parts, ay ito. Ang ingay talaga. Still pa yung lowers. Still pa rin yung kanyang stanchion. Even though yung kanyang crown ay naka-alloy na. Tingnan natin yung travel, mga parts. Kung ilan. Ang travel nito, mga parts, ay ayun, 100. 100 ang kanyang travel. Meron na rin siyang manual lockout, mga parts. At andito yung kanyang preload adjustment. Ang kanyang dropout, mga parts, ay naka quick release. At ang kanyang caliper mounting ay naka IS. So same, ito, mounting ng caliper dito sa frame ay naka, ito, ito lang maganda. Pag sa frame naman, naka, ano na siya, inner na siya. Okay, post mount. Naka post mount na siya. Nice. Okay. So ayan, subukan natin kuhanin naman ngayon yung pinaka clearance nitong tires pagdating sa tinidor. Ingo talaga dito. Sa taas ng kanyang arc ay 25mm. Sa side to side ay 20mm. So maganda pa naman yung clearance niya, mga parts. Okay. At yan nga para sa fork nitong si Totem. So, powered by Totem din yung fork para sa Totem Master. Okay, mga parts? Yew! For the drivetrain, mga parts, is powered by Shimano. Shimano. 3x8 speed. Lamp type with shifting indicator. May-add ko lang, mga parts, ang kasama pa lang itong handlebar grip ay standard na rubber. So, ayan. Ayan. At tingnan natin sa kanyang fogs ay tila hindi pa siya nakakaset type. Ito, naka-threaded type pa siya, mga parts. Even though ang kanyang RD is powered by Shimano Tourney. Ayan, Shimano Tourney. At ang kanyang chain ay walang brand. Unbranded yung chain. Kung makita, mga parts. For the FD, ito, clamp type. Downpull, powered by Shimano Tourney as well. At ang kanyang crank
ay powered by Pro Wheel na naka 3x. I think ito ay 52, 42, 46 or 24. Mga ganyan mga parts yung teeth niya. So naka square taper pa yung kanyang bottom bracket mga parts. At kasama nga itong pedal na nylon combined with alloy. Alloy pa to, isa natin. Siyempre. Alloy. Alloy din yung crank arm. So yung haba ng crank arm nito mga parts is 175. Okay. For that drivetrain. For the brake set is powered by Logan mga parts. Logan na mid lang yung haba ng kanyang brake lever. At kagaya ng nasabi ko, ito yung kanyang mga brake calipers harap tsaka likod. Siyempre kasama ang standard na 160mm diameter bolt type na rotors harap at tsaka likod. Yan. For the wheel set mga parts, ang rims nito is powered by Totem double aluminum na yan or double wall alloy na siya. Aluminum alloy mga parts. 32 holes, ordinary hubs. I think hindi, naka ito, gully hubs. Hindi ko nakita. Pasensya na mga parts, tao lang. Gully hubs. Alloy na rin yung hubs niyan. Yung spokes niya, yun yung steel pa. Ayan. And then yung kanyang tires, ang tires niya is 27.5 by 2.1, parang walang brand, makita yung brand or unbranded na small knobs, fast rolling harap tsaka likod. So yung kanyang wow, may nangangarera. Wow. Yung kanyang skewers, naka quick release na yung mga skewers niya mga parts. Ayan. And then yung kanyang kasamang inner tube ay naka standard na Schrader. Yan. Okay, ito para sa wheel set ni Totem Master. Okay mga parts, pagkatapos nga nating i-bike check itong si Totem Master 27.5 3x8 speed at naka-hydraulic brakes na rin. Ang presyo nga nito mga parts ay 13,000 pesos. Yes mga parts, 13,000 pesos. And wait, there's more. Once again, ay may libre na naman po tayong Arnox helmet. So ang colorway ng helmet natin ay white, neon green, at saka blue. Okay, so nakikita nyo na itong Totem Master ay pasok sa inyong budget at pasok sa mga hinahanap niyong bike. Ay puntahan nyo na nga ito dito lang sa NGC General Merchandise. At maging mula tayo yung Facebook page link nila, ilalagay ko sa description pababa. Sa baba, sorry. So para makita ninyo kung saan may stocks, kung dito ba sa tapat ng may District Mall o doon sa malagasang na branch nila. So ayan mga parts. At magkita-kits nga tayo sa mga susunod pa nating bike check, bike shop visit at ride dito lang sa aking channel. At ayan nga muna ang bike check natin dito yan kay MGC General Merchandise mga parts. At ayun, magkita-kits tayo pa. At kapagod na. Galing kasi ako ride mga parts kaya naka-jersey tayo. So diretso na rin tayo sa bike check dito sa mga kaibigan nating bike shop. Magkita-kits tayo mga parts. Yan na kayo. Yuh!